Hi guys! So, alas 12 na ngayon. Late breakfast. Dahil tanghali na kaming gumising. So, kakain pa lang ako. Ito ang aking pagkain, sinangag na merong pechay bagyo. Tapos, egg. Tapos, may coffee. Tapos, meron akong salad na pechay bagyo. Ayan. Meron din akong kumba. So, gagawa ko na ang aking toyo. Masabsawan. Itong likong tea. Minsan guys, mas gusto ko yung gantong salad, yung ganto lang. Kasi yung tinimpla. Mas gusto ko yung sinasawsaw. So, magkakamay lang ako. So, samahan niyo ako paglinis kasi napakarami na kaming apartment. So, hindi ko alam kung anong gagawin kong arrangement dito kasi napakalit na ang aming apartment. Pero, ang daming gamit na galing sa dati naming apartment kasi malaki yung apartment na namin dati. Up and down. Tapos ito yung mga lumang gamit pa to dati. So, nag-ipon-ipon kasi dati yung sa apartment namin doon pinag-iipon yung ibang mga gamit sa clinic. Tapos dati sa paggaba anong-anong wenga. So, maraming tambak. So, dito na ipon. Sa maliit na apartment na naglipat kami. So, ayan. Titingnan natin kung paano natin maaayos ito. Kung anong arrangement na gagawin ko para maging organized siya. Kasi ako guys, ayoko ng sobrang kalat. Ayoko ng hindi organized. Kasi, nahihirapan akong kumilos araw-araw. Parang pati utak ko magulo. Parang pagising mo pa lang sa mala. Pag ang kalat ng bahay, parang sira na agad yung araw mo. So, sabahan niyo ako maglinis.
saya. So, kagay na hapon na ako, sobrang pawis ko na. Pag-ibigis na ako maglinis. Ayan. Lakas improvement. Hindi tinginan yung mga ilan. So, nilagay ko na lang dito itong tatlong layer na sanke. Dito ko nilagay yung mga bauna namin, mga tupperware, tapos itong mga tasa, yung lagay ng tsara, tapos dito naman ko nilagay yung mga ingredients, gulay, tapos dito naman yung bigas namin. Tapos ito yung mga maliliit na ano, lagay ng patis, supa, ayan, ketchup, laking dressing, ayan, so yung iba pang mga ingredients nito. Ito, tirang ulam to. Tapos ito naman yung ano, kanin, ano kanina, na sinain. Tapos, dito clear na sa lababo namin, malilis na. Tapos, meron na rin kaming dining dito na maliit lang. Yan. Gusto ko kasi yung talaga ganyan na dining. Ayoko dun sa mahaba. Kasi, ang haba nga niya, pero hindi naman ganun ako kakomfortable kasi sa ilalim ay napalagay ng mga gamit. So, syempre kapag ako uupo, mahirap i, ano yung, mahirap ilagay yung paa sa ilalim ng table dito. So, mahirap ganun. Ayan. So, ang pagod guys, ilang oras din ako naglinis. Ayan, kung papansin nyo, ang dami kong kinulikot. Ayan, pero at least meron na siyang ano, pag malinis na, hindi na katulad yung dati. Ayan lang, masabit-sabit dito. Matawa ko, may linis sa sabit. Ayan, hindi ka makalabahin na sabit. So mamaya, naglalaba ako. Ayan, at least dito sa bahay, malinis na, makapagalaw na ako ng maayos. So okay na rin dito sa parang salasala namin. Television naman dyan, kaya hindi masyadong exposed ang kusina. Medyo pause na ako guys, iwan po bakit siguro dahil kaya ako. So ito naman, ito yung kortinang ilalagay ko dito. Pero pinag-iisipin ko pa hindi naman exposed siya eh. Hindi naman kitang-kita kasi nakakarangan ito ito ah. So, dito ko lang muna yan. Lagi ko na sa video. Sa kwarto naman namin, nakapaglinis na ako nung nakaraan. So hindi ko lang yun i-vlog. So, magigigib lang ako kasi wala na akong tubig sa dito sa kusina. Wala rin tubig sa CR. Maliligo ako. Hey guys, kakapas ko na maligo at nagsasign na ako. Pag-prepare naman ako ngayon ng aming ulam. So, maingay yung washing kasi naglalabay yung asawa ko. Dahil ako naglinis, tapos palod na ako. So, sabi ko siya naman maglalabay ko. Hindi ko na kayang gaba kasi ang tagal ko lang ko rin naglinis kanina. Saka para makapagluto na ako ng yun lang guys, sa aking vlog ngayon. Usually yan ang ginagawa ko kapag ano, kapag weekend, nag-general cleaning talaga ako. Tapos,
Minsan pa iba-iba ang arrangement ko dito. Pag feeling ko ang pangit, babaguhin ko na naman yung arrangement. Kasi nga, nung mga nakaraan, daming ganun dito. Yung iba na arrange ko na sa dirty kitchen, yung iba nakuha na. So, kaya paiba-iba yung arrangement ko. So, siguro naman ito okay na tayo yung arrangement ko. So, yun lang, ang lagi kong ginagawa to yung weekend. Kung ako naglilinis, yung asawa ko naglalaba. Paliran kasi kami guys kung pag, ano, maglaba. Kasi syempre, hindi ko lang naman damit yun. Mas pareho naman kami sa trabaho. So, hindi naman, porque ako yung babae, ako yung wife sa akin lahat, nakatoko lahat ng gawa ko. So, nag-usap kami siya pag mag-asawa na paliran kami sa mga gawa ko na. Kahit sa pagluluto, tuwing umaga siya, kasi ako, ang tukoy na ko eh. Tuwing umaga siya yung nagluluto, ako naman yung sa gabi. Yan, after galing sa trabaho. Yan, tapos kapag sa ano, sa labahin, kapag ako pagod, hindi ko kaya, kaya may sakit ako, kaya meron ako, siya yung naglalaba. So, dapat ka na naman, di ba, sa mag-asawa, nagtutulungan sa lahat ng bahay. Para, syempre, iwas, ano, kaya may mga babaeng nalalo siyang napapabayaran ng sarili kasi, yung sabihin nung pinapabayaan ng asawa. So yun lang guys, thank you so much sa panonood, yun lang masishare ko sa inyo ngayong araw. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, ayan, subscribe na po kayo at syempre click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga vlog na hina-upload ko.